Ma'am Rica, magandang umaga po at sa mga tagapakinig, tagapanood. Hi, Sir Hill. Salamat po. Salamat sa oras, Sir Hill, dahil linggo ngayon. Busy nga, dapat family day. Pero anyway, binigay sa aming advice, so typhoon resistant ito, Kuboy daw. Bakit yun ang tinawag mo? Na parang invento mo para labanan yung mga malalakas na hangin at mababagsik na pag-ulan. Yes po, sir. Unang-una po, sir, galing po kasi ako dito sa Bicol, na-observe po kung paano magsalanta yung bagyo dito, no? So, temporary po, nawalan po tayo ng franchise, no? So, nag-isip po tayo ng trabahong kapakinabang, no? So, tempo po, nagkaroon po ng rolling. May napanood po ako sa clippings ng ABS, no? Sa Catanduanes, Pinipicture. So yung isa pong mama na parang na umiyak po siya, doon po ako na-touch. So sabi ko po, nag-decide ako na ako gagawa ko ng bahay na malakas na pwedeng mag-withstand sa malakas na hangin. Oh, ganun po, sir. Yan ang bahay niyo ngayon, yan po yung cuboid house na na-design niyo? Dito po sa loob itong ito po yung na-design ko po. Ah, so iyan, ibig sabihin, kasi laging Bicol, dinadaanan ng bagyo yan, di ba, Hill? So, tama po. So ibig sabihin, meron ka na bang, let's say, nagawa for other people? Kumalat na ba ito? Medyo may konting awareness na ba mga tao dyan? Kasi medyo may kamahalan din. Sabi mo, mga 4 million ba? At saka in a matter of months, pwedeng matayo? Ganun? Sir, mga ano lang po ito. Sir, actually ang pangarap ko pong gumawa ng maliit na, no, na presyo ng bahay. Ang nagawa ko lang is malakas na bahay. Pero po, sir, anyway, kung ihahambing mo naman sa, no, sa ordinaryong bahay, mas ano pa naman po ito, dahil yung maintenance nito is nabawasan na natin, no? At gusto ko rin po i-correct, sir, no? That this is around 1 million plus lang po, sir. 1 million? Yung bahay. Yes po, sir. Gano'ng laki? Iba-iba po yung laki nito, sir, no? Depende sa laki ng pamilya, variable siya. So, tinatayo ko po ito off-site, tapos dinadala na lang sa site kung saan man po, then assemble, ganun po. Ganun po kabilis yung mga 2 to 3 months lang po, nakatayo na yung bahay. Parang ano to, modular housing, ganun? Yung dinadala, pwedeng dalhin, ganun? Parang precast po, yes sir. Ganun po, sir. Oo, pero bakit, ano yung klaseng materialis ang ginagamit mo? Eh, syempre, kailangan matibay yung bubong. So, how do you, yung mga materials, marami ang may interesado pa. Ano yung ginagamit mo mga material dito para kahit matindi yung bagyo? Po, sir. Yung material pong ginamit ko dito, yung poste po, pinag-integrate ko po siya. So, tinawag ko po siyang column wall. Yung column wall po, bali hindi mo na makikita yung poste. Naka-concave pag nasa loob ka. So, bali yung hangin po, magde-deflect lang. So, kung ano po yung radius ng taas, yung horizontal, no? Magde-deflect doon yung hangin. Ganun din po yung sa side, yung perpendicular. So bali po yung impact dito sa side ng wall is hindi masyadong stress, no, kasi hinahatak na yung hangin doon sa palabas na po. So ganun, sure, po yung observation ko. So bali, sir, ma'am, tinanggal ko po yung mga element, yes po, tama po, yung mga elements na natatanggal yung mga yero, like yung nawala po yung eaves, no, nawala yung gutter, nawala rin yung downspout. So ganun po yung nangyari. Walang gutter. So walang, saan dadaan yung tubig? Kasi curved na siya, di ba? So mabagsak na lang na ganun. Sideways po. Hindi po siya bumabagsak na linear, no? Sideways po. Doon po, ma'am, sa pinagtanggalan ko po ng kantong corner. So pag sa labas ka po, naka-convex, no? So doon po. Yan pinapakita. Ganyan pala yung modular housing. Yan pinapakita natin video ngayon. Ayan, partner. Ganyan yung pinapakita mo. No? So pag tumama po dito yung hangin, yung hangin dito sa taas, ganun po dito, ganun din po sa side, no? So wala na masyadong stress dito sa Tapos yung ito,
Since na ano po, pag flat po yung ano, yung material, oh, no, mas weak po siya. Hindi siya, naka-curve, no? Oh. So mas stronger po to even without adding ano po yung thickness, no? Uh-oh. So kaya po lumakas. Ngayon ito naman po, precast itong green na to, precasted ko po ito. This is made of ano po, sir? This is made of concrete for 4 inches thickness. So, yun po, ginagawa ito offsite. Ganun po sir yung ano, yung method ko. So yung ganyan, sabi mo kayang buuin yan in 2 to 3 months lang. Ibig sabihin kung meron akong plano, let's say meron kang lupa rito sa Metro Manila, pagpagawa ka rin ng ganyan, pwede naman, di ba? I-allow naman yan ng mga local government units, di ba? Yes po sir. Yes po sir. Basta po makakadaan kasi para itayo ko po ito, kailangan ko ng boom track kasi medyo mabigat po ito. Mabigat itong element na to. Kailangan ko ng boom track. So kailangan makadaan, may road. So may tatayo ko po siya ng ganun. Ang galing, partner. Nakakamana ako talaga, Sir Hill, di ba? Salamat po. Maganda. Engineer ka po ba? Marine engineer po ako. Marine engineering po ako. Hindi po ako nakasakay kasi na-devote po ako sa ABS-CBN. Opo. So, tagal na sa ating po, partner eh. Sasakay na po sana ako. So, mas pinili ko po yung ABS. Opo. Kasi so, yung designs na ganyan, pinag-isipan, hindi naman agad-agad yan without engineering knowledge, Sir Hill. Diba? Kaya ako din po natanong. And ang perfect po niyan, kasi uso na yan ngayon, partner, yung mga tiny homes na tinatawag nila, diba? Tiny living, modular houses na pwede natin itayo kahit saan. And yung built one na typhoon-proof pa po. Paano po nyo ito na-conceptualize, Sir Hill? Saan kayo nagsimula? Nagsimula po ako, gumawa po ako ng simulation. Gumawa po ako ng naka-square lang. So nakita ko po yung ano, yung behavior ng hangin. So ito lang po yung ano, ito lang po ma'am yung solution, no? Itong kantong to, no? Nadideflect na po yung hangin. So pag tumama po dito, parang magkakaroon siya ng ano, ng Venturi effect, no? Na kahit wala siyang ano, wala siyang machine, no? Hinahatak na dito yung hangin eh, kasi ito yung weak part eh, no? So parang papunta pa lang dito sir, hindi na dumidikit dito kasi niyayaya niya dito up sa taas. Opo. So ganoon po. Ngayon po unpredictable yung hangin, no? Pwedeng manggaling southwest, east, no? So typical po yung ano, yung size niya, no? Typical po yung size niya. Except ganyan that, lang talaga yung magiging design na importante, di ba? Para yung sinasabi mo kasi, pag ganyan yung design, magdi-deflect yung hangin. Kung malakas na malakas nga yung hangin. Yes, so talagang tamang-tama pangontra dun sa mga malalakas na hangin. Kasi grabe pag tumatama. Kasi ngayon mga super typhoon na hila mga tumatama, partner eh, di ba? Iba na yung hangin ngayon na nararamdaman natin with the climate change eh, di ba? Grabe na po ngayon. Naiba lang. Tapos sa mabanggit ko pala, hindi lang po ito shelter na, ang application nito is for the shelter. Pwede rin po ito sa government, pwede itong ano, school. Ano. Kasi nakakita rin ako ng mga school ano mga classroom na wala tuklap yung ano pwede rin classroom pwede rin eskwela pwede rin po palalakihin lang parang ganun pwede pahabain lang so ganun po. Nako, marami nanonood sa ating mga LGUs baka hile marami ka matanggap na offer sa ganyan eh. Meron na ba mga let's say lumapit sa iyo na ganyan gusto magpa-design ng ganyan? May lumapit na po sir. Actually po sir sa ano sa DOH, no? Lumapit yung DOH pero hindi po sila doktor, sila engineer tsaka ano, architect. Gusto po nilang magpagawa nito. Kaya lang po, siyempre, galing po tayo sa ABS, hindi natin alam yung ano sa construction, 'di ba? Nilaunch lang po namin to last October 1. So, may mga papeles pa lang kailangan para makapag-engage sa government, no? So, ayun po. Yun po ang inaasikaso namin ngayon. Kasi yung dalawang po yun, naniniwala dito sa building na to kasi napuntahan nila. Isa po, sir. So, sabi mo may lumapit na taga-DOH. O plano nila parang mag-design ng ganyan na isang ospital? Ganon? Ito po yung gusto nilang i-implement, sir. Itong porte ng bahay to. Pero ito po, nag-grant po ako ng dalawang patent dito.
isang utility model and then industrial design sa pattern po, sir. So iniisip nila kung paano nila paano yung approach na patented po ito tapos gagawin, or kung kami naman po magko-construct, may mga necessary documents po kaming kailangan ihanda. So kung ganda amazing, no partner, o eh. Kung residential ang plano mo, utility ang bagsak noon na category. Hindi siya industrial, tama ba? Kung residential lang na bahay. Residential po, ganun din po sir lalabas. Utility. Opo. Tama. Opo. At saka abot kaya, sir. I mean, sa, granted, 1 million? Kung 2 million, partner, malaki yun, no? Diba, Hil? Yes, sir. Actually, yung presyo, may pumunta po kasi ditong yung national, yung sa NHA, no? Yung category niya po, sir, sa pagdating sa presyo, pumapasok pa rin sa low-cost housing. Kasi ang low-cost housing, nagsisimula ng 1.2 hanggang 3 million. So ito po, hindi pa naman umaabot ng 2 million, sir. Kaya nga eh. Kahit maganda yung Pero yun nga po, sir, siyempre, nagsasuffer po kami sa comparison ng yung mga ginagawang dati, no? Ito po, makabago na yung mga ginagamit namin dito. Isa po, kung mainit yung siyempre po ang na-imagine natin, no? Wala masyadong kuryente, walang aircon yung karaniwang Pilipino. So hindi po ganun kainit. So bakit po ba? Gumamit po ako dito ng ang APS. Ang APS po is hindi tumatagos yung yung init, sir. Mm-hmm. Hindi tumatagos yung init sa labas lang po kasi siya may loob. Expanded polystyrene. Tapos magkabilaan, meron siyang paisem. So ganun po ka-light yung wall. Pero ang daming mga advantages na ina-outline pa eh. Maganda kasi talaga, tapos mura pa, tapos durable. Nakaka-withstand ng presyo, malakas na typhoon. May question ako. Sir Hill, what if, kasi sabi niyo po kanina, di ba, na ina-assemble niyo yung bahay. Yes, so pa. Kung kunyari po, dito ako ngayon sa Novaliches, nakatera. Kunwari, existing yung bahay mo. I-re-design mo, gano'n? Gusto mo, gano'n? Hindi pa. Kunyari, lilipat ako, pupunta ako ng Fairview. Doon ako sa Tralala pupunta. Tatabihan ko yung bahay ni Danny Buenafe. Pwede mo ito bang i-append the whole structure and then place it somewhere else? Hindi po, ma'am. May foundation po ito. Then may beam. Para malakas nga po, no? Pero pwedeng ma-recover kung gano'n, marami lang masisira, no? Pwede mong i-recover yung column wall ko, no? Yung ito pong green na to, pwedeng i-recover ko. Tapos some parts of the wall, kasi ito po, panelized ito. Ito, na 2 feet by 8 feet. Ma-recover po yung iba. Pero marami po yung masisira, no? So, may sasuggest ko, ma'am, paggawa na lang kayo ng panibagong keyboard house. Opo. Kaya mo naman eh, kasi partner. Mapag-iipo na naman, partner. Yes, sa totoo lang po, iniisip po, sabi ko nga po sa aming GC na napakadaling pag-ipunan kahit ito take years, syempre. Pero kumpara sa mga bahay at lote na 10 million, ang mahal magpagawa ng bahay, diba? Ito, makakapag-ipon ka din eh. Kakayanin ng dalawang mag-asawa yan eh. Na 5 years mo na, 3 years tayo magtitipid. Diba? Yes, tapos may sarili ka ng bahay. Bakit tinawag mo na ako Boyd House? May reason? May reason po. Una pong napili namin pangalan is kubo na naka-cube, no? So cube plus kubo. So yun po yung pinaka ngayon lumipat po kami sa pangalang cuboid kasi hindi siya restricted doon sa cube lang talaga. Pahabain mo ito, sir, no? Pahabain mo ito, cuboid pa rin siya. So yun po yung reason. So pataasin mo siya. Cuboid, tama ba? Cuboid po. Tawag. Dapat po kubo, no? Kubo. Like cube po. Parang ganoon. Cube. Pero Hill, kung sakali mga, let's say, mga 3-story, 4-story building, pwede mo ba design na ganyan?
may na-design na po akong building, ha? Medyo three story, hindi masyadong malalaki, ha? Yung mga mini ano lang, mga three story building. Mid-rise, no. Pwede mo i-design, kunwari sa vehicle. Oh. Pwede po, sir. Actually po, sir, meron na po akong na-design na two-story building na ganito po. Three-story? Hindi po, two-story lang po. Okay. Wala lang po na ano. Ito po, yung dalawa po, may dalawang model kami ngayon. Nagawang ko na siya ng, ano, ng prototype. Yung, opo, yun lang po ang wala, no? Mm-mm. Napakagaling mo, Sir Hill. Yun, simula na kausap namin kayo. Wala akong naisip, kundi ang galing naman ng mga design, ang galing ng design, pati yung talagang, kasi parang yan po yung what we're showing now dun sa screen natin. Parang ano eh, pinag-aralan mo rin po yung magiging effect niya nung design, hindi siya para yeah, no? Yeah, no? Mo yung video oo. Partner, ayan o, no? Kunwari o, oh. Diba? Talagang simulation niya eh. Ayan o, oh. Yung meron ka talagang ginawang effort doon sa mga designs mo, sir. And meron, patented ka na po, sabi niyo po, di ba? Yes po, so, yes po. Talagang yung ano, intellectual property rights nito sa inyo na po talaga. Yes po. Kung kunyari po, may mga katulad ni Danny Buenafe na maraming kayang ipamigay na cuboid house, paano ka po nila makokontakt? Ako, hiningi ko na number ni Tim. Oo nga. O sige, paano ka? Meron ka bang Facebook page or what? How can they reach you? Facebook lang po, Gil Bien. Sa ano po, sa Instagram naman is gil.bien. Sorry, nagnakita ha. Accept mo ko kasi natuwa talaga ako. Kung mailalapit lang po natin talaga ito dun sa mga partner kasi, di ba, maglilimang taon na ang... Marawi Siege, Liberation of Marawi Siege. At hirap pa rin tayo dun sa pag-create natin ng temporary housing, di ba? Permanent shelters. This can help eh, yung design mo, Sir Bien. Sana may makapanood no, na government natin, government agency, mm-hmm. at malapitan po kayo dahil kung ang liit ng posting, marami tayong magagawa. This can help a lot of our kababayan. Ano to, partner, ha? Yung in terms of yung pricing, eh, medyo mababa mm-hmm. pa kasi low-cost housing ito. Eh. Pero yung design, hindi naman siya mukhang cheap. Eh. Mukha kang ano siya. Eh. Kakaiba yung design na... Kakaiba na po, sir. Di ba, Hill? Mm-hmm. Yes po, tama po. Tapos gusto ko lang pong maidagdag. No? Every time po dito sa Bicol nagkakaroon ng ano ng calamity, no? So... yung pati po yung ano yung government no nagkakaroon ng ano yung siyempre maglalabas sila ng fund no so kung ganito na po sir yung ano mga bahay siguro dito no maiiwasan na natin yung ganun or mami-minimize natin yung paglabas ng fund na unexpected di ba tapos ganun din po sa bawat individual po ang nangyayari po kasi dito bago pa lang bumagyo ma'am bago pa lang bumagyo, nagkakaroon na ng hazard, no? Ang ginagawa ng mga lalaki dito is naglalagay na sila ng mga weights sa taas, nagririg na sila bato. Bato so, sa yero. Tama po. So doon pa lang po nagkakaroon na ng hazard, no? Tapos during the bagyo, yung kinakabahan ka, alam mo 'yon, yung ako naranasan ko po 'to, kinakabahan ka. So sabi ko, bakit hindi natin pa-experience sa mga ordinary Pilipino na kumbaga, during the bagyo, nagkakapi na lang po sila, di ba? Naghihintay matapos. Kinabukasan po. Relax ka. Parang relax po, sir, di ba? Yun po ang hindi nila na-experience. Tapos sa kinabukasan po, magwawalis na lang po sila. Pero sir, kabaliktaran po, sa ngayon po, ang nangyayari, Sir Danny, ganito, pagkabagyo, ang isang tatay, kukumpunuhin muna yung bahay niya, nawawala ng ilang araw, so bago bumalik sa trabaho. So malaki po yung nawawala. Kaya ka. Pero kung ganito po yung ano, di ba? Malaking savings na rin to. Sometimes yung ano po, yung mga fund nila for the, ano, yung para sa pag-aaral ng mga bata. Nakukunan pa po 'yon. Para yun na nga, part, yun na nga hili eh. Kasi ilang taon na tayo kumukover ng bagyo, endless cycle ng mga distraction, tapos umiiyak, puro sad story, paano yung bahay ko, yung mga ganon. So with this new breakthrough, parang somehow, siguro makonsider ito ng mga LGUs. Ako, Hill, malaki itong project na looking forward. Uh-huh. Yun lang po, sir. Siyempre, design ko to. Siyempre, may nagbabash yan. Ano? Design ko to para sa maano yung bagyo. Di ba, maharap niya yung malakas na bagyo. Ilalagay lang po natin to sa hindi bahaing lugar. No? Tama. So yun lang po yung ano, di ba?
lalagay natin sa tamang lugar na hindi naman doon sa hazard place na alam na natin binabaha. Kaya yung hangin. Kaya yes, yung po. Hangin. Yun. Yes po. Mm-hmm. Opo. Mm-hmm. Okay. Ayan. Sir, napakaganda po ng nagawa ninyo. Sana marami tayo matulungan dito. We're not just talking about yung mga kayang gumawa ng sariling bahay, kundi ang daming matutulungan if the government can know of your design. Sana po may makapanood nito. And sir, lastly na lang po, no, i-ano kung saan po namin kayo makokontakt? Doon lang po, hill.bn sa iyong social media. At meron doon po akong firm na company, One of One Builders Incorporated. Doon po. Ayan, One of One. Para pwede ka pong makausap. Ayan. At yes, sunod na po yung mag-asawang Garcia. Naku, magaling pong business persons tong dalawang to. Oh, sana napanood nila yung ano ninyo, sir. Uh-huh, at ang ganda po talaga. Ilalako yung produkto natin. Mm-hmm. Ilalako niyan dalawa. Yes. Sige, opo. Sir Hill, thank you so much for your time. You've been a great help. Lalo na po ngayon, sakto panahon ng bagyo. Diba? Nakita po natin yung design niya. Opo. Salamat po sa panahon, sir. And maraming salamat din po. Maraming salamat din po. Okay.